maka-experience ako, matuto ako mag-Japanese. Kasi pag once na encounter me, puro Japanese na kausap, matuto ko pa talaga mag-Japanese. Kasi sa bahay namin, yung, hindi kami nagpupuro-puro ng pure speaking language. May ako language Japanese, no. Tapos may selected language ko sa native language. Kaya nga sa ako natuto rin mag-English na bata. Yung mga pang batang English lang. Just for example, come here, sit down, get. Don't cry, happy, ganyan. Ganun sa asawa ko, natuto rin siya mapilitan mag-English. And then, nang sabi ko, I need to work na dahil nga ganun-ganun. Yung anak ko naganap din, ganun-ganun. Kasi ko, may ano, gusto bumili namin ng bahay noon. Tapos sabi na sa ako, instead bumili, ay, lipat kami ng bahay. May bahay na sana kami lipatan. Ito naman yung kapatid ko, sinulot niya. Iba klase, no? Sabi niya, ate, may pabahay, ganun, puntahan mo, ganun. Nang mag-usap, dapat mag-usap na kami ng araw na yun eh. Yung may-ari din, asawa Pinay din, sabi niya, magkita tayo bukas, ganitong oras. Hindi, tumawag ang asawa ko. Sabi niya, sige, puntahan mo na, ganito, pumayag na, ganun-ganun. Aba, nang pupunta, tumawag na ako, sabi ko, pupunta na, magkita na tayo, punta ng bahay. Sabi niya, ay, hindi na kasi kukunan na ng kapatid mo. Kasi, kawawa naman daw, kasi foreigner ang asawa. Burmes kasi yung asawa niya. Kasi asawa mo hapon, anytime makakita naman ng bahay. Yung asawa kasi Burmes, yun ang dahilan, di sila lumipat. Ang sakit yun, yung kapatid ko, walang paliwanag. Doon ako parang tinakpan ako ng langit na ganito pala yung kapatid mo. Magsalita yung yun pa yung manggano sa'yo. Yung pinakamasakit talaga, kapatid mo mangapi sa'yo. Yung ano, o matanggap ko pag yung ibang tao gagawa sa akin siguro, pero yung kapatid mo, yung gumawa na, napakasakit yun. Sakit yun. Siguro iba dyan nakaramdam ng ganun. Pero bakit ganun? Grabe ng tulong namin mag-asawa sa kanila. Binigyan sa tinulungan. Ginugo ko. Bakit ganun? Terebe. Ngayon, last year sinabihan ko siya na pinatawad na kita. Marami siyang palpak ginawa na eh. Inipon-ipon ko lang eh. Lapadalaga ko. Marami siyang ginawa. Tapos, kilos siya ng kilos nga ano siya para lang sa ano niya, ibang tao. Ginamit yung asawa ko. Pero, ginamit siya kami. Pero, ayun na yun. Sakit. Ilan na yun. Pero, hindi ko makalimutan nga lang eh. Sakit pala yung ganun. Charge to bad experience. Yun lahat yun. Nandito na kami malapit sa bahay namin. Thank you for watching and ito yung village. Inayos ulit nasa pasinasiro. Ayun na ano niya yung stand. Inaano ko, hinila ko yung bag ko kasi dyan na dyan ko pinatong ano na sa gad ng andon ng bag ko. Yan kasi lang ayun ng 4 days ago binili namin yan kaya dinigit niya. Thank you very much. Sasban naintindihan mo ako ko. Uwi na tayo, natito na tayo sa bahay natin. Ay dito yun, mayroon yan dito bangko sa amin. Ayun na, mayroon yung bangko. Ayun dyan lang. Ayun yung lugar na yan na dyan nagtrabaho yung nanligaw sa akin. Ng English po kuning matangkad, gwapo na Japanese. Ang kapitbahay ko may aso. Ayun ang aso, yung hila-hila niya. Masakit ang asawa niya, naka-wheelchair. Tapos ayun, ano siya, anyway, kapilido din na mister ko. Yan ang una nanligaw sa akin. Sabi niya sa akin, hintay ko siya. Pero, nang pumunta siya ng Korea, bilis ng mister ko nanligaw din kasi ito. Gusto ito ng amo ko eh. Inutusan siya ng amo ko na, ligawan mo ito yung tauhan namin kasi halos dali dyan, maganda bata, mabait, masipag. Ayun, pinigawan niya ako. Doon siya nanligaw sa kapatid ko. Doon siya nagkwento lahat, ganun-ganun. Napakasala niya ako. Anyway, hindi naman siya naging boyfriend. Ito yung nanligaw sa hindi ko ng boyfriend talaga eh. Nanligaw pala. Pero, kung yun na pangasawa ko, madali na mag-cumit kasi English po kinin yun eh. Ilang bisyo, walang tabako, hindi ko to alam yun.
Okay, see you again. Bye. Nandito na kami sa amin parking lot. Thank you very much and God bless. Thank you, Papa. Don't forget to subscribe to our channel and YouTube, Mama. Thank you, Johnny.